Good day mga kabady. Mga kabady, tuturo ko ngayon sa inyo kung paano tanggalin yung engine warning ng Yamaha XTZ. Pakita ko sa inyo. Diba? Nag-engine warning siya. Karamihan na nag-engine warning, yung binuksan mo lang yung carburetor mo, tapos pagbalik mo, yun, engine warning na. Sabi nila, yung carburetor mo daw madumi. Kaya daw nag-engine warning. Hindi po totoo yan. 90% ng mekaniko hindi alam to. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano. May nagsasabi din na kaya daw nag-engine warning is keso sira daw yung ano, CDI. May sira daw. Sunog or yung coil sira daw. Kaya dyan nag-engine warning. Wala pong katotohanan yan. Kaya lang siya nag-engine warning. Mali ang kabit nyo ng TPS. Yan, TPS. Doon siya nakakabit sa carburetor. Kasi pag inugot niya siya, is umiikot kasi yung loob niya. Laban. Kailangan nila i-screw. Ayan o. Iikot siya. Pag yan, pinihit niyo. Wala. Pag binitawan mo, meron. So, ang dahilan lang is yung pagkakakabit nyo dito sa TPS ay mali. Kailangan nating itama kung paano yung ikabit. Kasi yung loob nyan is may spring. Spring yung loob nyan. Tingnan nyo mabuti. Pag pinihit ko siya, ako binitawan, bumabalik kasi spring type siya. Mali lang ang pagkakakabit nyo, kaya ganyan. Ganito ang tamang pagkabit nyan. Buti muna natin. Buti muna natin. Yan, hugot na. Ngayon. Ang tamang pagkabit nito, makita niya siya, medyo flat siya, flat. Flat surface siya. Yan, flat surface siya. Flashlight natin. Yan. Diyan siya tumutusok dito. Pag pinihit natin yan, pag pinihit natin yung throttle, sumasama yan. Ayan, umiikot. Ayan o. Hindi ba naka engine warning pa rin siya? Ito kasi yung sensor na to is para lang to dun sa, di ba meron siyang throttle body dyan sa loob, nakaganyan. Nakaganyan throttle. Eh, nakaganto. Nakaganyan yung throttle. Pag pinihit natin yung silinyador, bubukas yan. Maganyan-ganyan. Ito sensor na to, para to dun sa pagpihit mo, sumobra. Nag-360 degrees na siya. Saka siya magwa-warning na sira na. Kaya pag itong sensor na to is use, ano pa rin to, may pakinabang. Ang gagawin natin, ata ilaw. Itataas lang natin konti ito. Ayan. Ayan, ang gagawin natin kabit, di ba? Ayan. Ito yung tornilyuhan. Itataas natin ng konti. Di ba? Ayan. Ayan, dapat ganito kabit natin. So, hindi. Iikot natin muna pa ganito. Saka natin isasaksak. Ayan, ganyan. Tapos, iikot natin. Saka natin ito tornilyo.
Hindi yata natapat. Gumawa na isang kamay. Yan. So ayan, nakabit na natin. Mapapansin nyo. Nakabit na natin. Diba nag-engine warning pa siya? Kakabit na natin itong socket. Itong socket. Ayan o. Oh. Sinsya na, walang tagahawak. Ayan, sasoksok natin. Ayan, nakakabit na. Wala na. Diba? Wala na. So, yun lang yung problema kung bakit siya nag-engine warning. Huwag kayo maniniwala na sira si DI. Sensor lang yung mali kabit. Ginagawa kasi paghugot. Yun agad ginagawa. Iikot kasi siya kusa dun sa ano, zero. So, yun na lang. So, huwag kalimutan mag-subscribe. So, salamat mga kabayan.